Sa video na to, bukod at kumakalas na sa sobrang lambot, ang laki. Gagawin natin ang isang Manila Heart Attack food tour kung saan kakain tayo sa apat na kainan na itatasak ating mga BP. Pero tatanungan mo ako kung panggout ba to, pwedeng-pwede. At papakapalit ating mga bato. Kakakita na ako ng mga anghel ngayon, pero wag naman sana. Mula sa sikat na crispy mukha ng baboy, kalahating mukha ng baboy, malalaking chicharong bulaklak. Ang pagkain na to, putok-batok talaga. Ay, oo, sir. Ay, oo, sir. Monster laman loob barbecue. Ang laki talaga, pambihira. Hindi ko alam paano kakainin to. At sa putok-batok na bulalo, may taba rin tayo dito. Ihanda ang losartan. Ihanda ang mga kumakalam na tiyan. Because this is the Manila Heart Attack Street Food Tour. Look at this. Ready ka na ba? Putok Bato. Dalawang salitang ayaw mo mangyari sa sarili mo. Putok bato. Pero on the other hand, ito'y dalawang salitang nagde-describe ng masarap na Filipino food. Mamantika, prito, mataba. Yan ang ilang mga pang-uri na naglalarawan sa mga Filipino putok batok food. At tayo mga Pinoy, kahit alam nating unhealthy ito, ay minsan, pinipili pa rin natin kumain ito. Dahil huwag tayo magplastikan, masarap talaga to. Ngayong araw, dadaling ko kayo to some of the best putok batok eats dito sa Manila. At sisimula natin dito sa Mother Ignacia sa isang sikat na resto bar and grill since 1996 called Pepetons. Okay pare, para simulan tong episode na to, ano ba bang magandang pang heart attack food? Eh, meron tayo ditong isang malaking kalahating mukha ng baboy. They are known for their specialty na tinatawag na kapalmuks or basically fried pork face. Kalahating mukha ng baboy na pinapaputukan sa napakamainit na mantika. Already marinated the season at hinihiwa ito ng mga linya para mas maluto ang loob. After ipalungoy sa nagbabaga mantika, ay hihintay itong maluto. Then boom, heto na, ang kapalmuks. So makikita mo, nandito yung kanyang ilong tsaka nguso. Nandito yung, di ko alam kung dila ba to or what, pero feel ko pinakabalat lang. Tapos makikita mo dito, parang pumutok na yung pinakamukha niya. Parang pangit pakinggan yun. Pero sige, parang pumutok na yung mukha niya na naging parang crispy yempo na yung kada peraso dahil hiniwa yan para manuot yung lutong at manuot yung luto sa pinakaloob ng karne. Kuha muna ako ng isang masarap na parte. So kuha ng isang cubes, look at that. Uy, lambot. Parang may hawak na burger niya. So perfect ratio ng balat, ng taba, tapos tong karne. Tikman natin. Cheers! Ah, balat crackling crispy. Parang kang kumakain ng chicharon. Tapos yung layer ng taba, nagpapatulong din sila. Sabi mo gaano umuusok ba yan? And then yung karne, sobrang lambot. Parang kang kumakain actually ng crispy pata. Pero mas mataba. O, isa pa. Sabi ko talagang kapal mux talaga dahil ang kapal ng taba at ang kapal ng karne ng baboy na to. Kukuha ko dito sa bandang, hindi ko alam kung bandang bibig to. Ayun. Meron tayo dito, siyempre, parang sasawan din ng crispy pata. So, lagyan ko ng sibuyas, tsaka toyo ito. Ginawa kong kutsara. Cheers! Easy bite eh, parang isang ganun lang eh. Ah, that's ultra crunchy. In terms of flavoring ng mismong kapalmuks natin, simple lang naman, parang asin lang to. Di ko alam kung pinari sa batis. Pero it's well seasoned. At higit sa lahat, malambot yung karne. Malutong yung balat. Parang ito talaga yung usually, alam mo, dito, Mother Ignacia to, yung building na yun. Eh, dyan ako nagtatrabaho dati. Usually, matigay ABS-CBN. Ino-order to ko yung Pasko, o kaya may birthday, may magre-resign, o kaya may bagong hire. Usually, ito yung parang cherry on top. Look at that, kumakalas na sa sobrang lambot. Ang laki! Gusto ko tikman yung uso. Tikman natin. Definitely, crispy naman siya, pero on the chewier side. Parang kumakain ng tenga. Parang gano'n yung texture niya. Alam mo pare, itong kapal mooks, lamang na lamang yung balat. Kumbaga, sa putok-batok rating, parang 10 out of 10 to. Lagyan natin ng suka nila. Pagulay na rin tayo. Pampatanggal kong tsetsa. May atsara. Anyway, dito pala nagsisimula ang ating Ultimate Manila Heart Attack Street Food Tour. Punta na tayo sa susunod na putok-batok food.
Okay pare, susunod na putok batok natin, nandito na tayo sa Lechon Capital of the Philippines dito sa La Loma. Aba, usapang pagkain high blood na lang din, e madalas naka-associate ang lechon dito. At dito sa Lechon Capital of Pinas na La Loma, ay makikita ang mga hilera ng mga tindahan ng lechon. Pero dalawang tindahan ang sinadya ko dito. Sa isang tindahan ay pinuntahan ko ang Batikang Ryan's Lechon. At sinadya ko talaga dito ang mga pritong lemon loaf nila, which is ang maliit na bituka at ang chicharong bulaklak. Nagsimula ang Ryan's noong 1980s pa dito sa La Loma. At hindi talaga lechon ang binibenta nila noong simula, kundi ang kanilang signature chicharon. Ito sa mantika ulit. Yan kasi nahuhulog pa lang galing. Sabi ni Kuya Renato, quality daw talagang pagkakaluto nila. Lakla kasi talagang tayo tuyo eh. Sir? Yung pinaka-gitna niya malambot. Pero yung pinaka-gilid niya, malutong na malutong. May sariling marinade at technique sa pagprito ng mga ito. Lalo ng mga chicharon bulaklak, binimake sure nila na pinapalambot at piniprito ito into perfection. Umorder ka lang ilang grams sa gusto mo at lalagyan na yan ng final touch na MSG. Kumbaga sa SM Cyber Zone, eh, inaalok ka ng iba't ibang cellphone, dito aalokin ka ng iba't ibang lechon. Anyway, ito na yung pinunta natin dito sa Ryan's. Makikita mo, may dalawang klase tayo ng karne. Meron tayo ditong bitukang maliliit at ito yung ating malaking chicharong bulaklak. Sa Cebu, tinatawag tong ginabot. Malaking ginabot. Punta muna tayo sa maliit na bituka. Kuha tayo isa. Cheers! Simple seasoning, pepper, MSG, or Ajinomoto. I love the crunch, walang anggo, malinis pagkakaluto, ang sarap. Tapos meron talaga siyang parang like organic taste eh, parang ganun. Pero ito yung pinunta ko, ito yung ating malaking ginabot. Look at this huge, humongous chicharong bulaklak. Parang isa na ito sa pinapalaking chicharong bulaklak na nakita ko. Di ko lang paano kainin to, pero tikman muna natin walang suka. Cheers! Sinfully, delicious. Ayun taba. Andito pa rin sa dila ako kumakapit. Pero in fairness, ang lambot na. Totoo nga, crispy, crunchy sa labas. And then you have the very juicy, soft inside. Flavoring, seasoning, MSG, salt. Yun na yun. Pero sa Ryan, nalikan, ito yung napaka-poging owner, sir. Ang sinasabi ka sa akin eh. Hi, sir. Yung perfect na chicharong bulaklak dapat. Yung pinakagilid niya talagang crispy. Mm-hmm. Pagdating naman sa may gitna, tender talaga. Tender talaga. Pero mas sasarap yan kung merong suka. Suka. Then yung suka namin, authentic vinegar na galing sa tukan ko ba? Sir, masasabi mo ba na itong klaseng pagkain na to, eh putok batok talaga? Ay oo, sir. Ay oo, sir. Ikaw ba, sir? Kumakain ka ba nito? Kumakain pa rin, sir. Tuwing kailan? Eh, sir, pag anandiyan ka. Pag hindi nakikita ni Mrs. Diyan ka na. Pag anandiyan ka, hindi ka marinig ko. Yung bituka namin, sir, number one, tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo. Wala siyang mantika. Maski hawakan mo, pigay mo ganun, wala kang makikita ng mantika. Parang nakakakita na ako ng mga anghel ngayon, pero wag naman sana. Dahil ito na yung gagawin natin. So, ididip natin sa ating tuba. Panigurado, hindi pa akong umunguya o sumusubo, eh, umahawak na kayo sa batok nyo. Anyway, tikman natin. Ang sarap ng tuba. Ang sarap ng suka. Para papunta na siyang wine. Sobrang pungent. Parang fermented na rin. Pero ang tapang. May asim din. Ang sarap. This is like a top tier crispy ginabot. Kung tatanungin mo ko, putok batok ba to? Aba. Oo, halatang halata. Anyway, bago pa pumutok talaga yung mga batok natin, proceed tayo sa next food trip. Akala ko tapos na eh, pero siguro para naman ako tanga kung hindi ako kakain ng lechon dito sa La Loma. Okay pare, actually, alam mo dapat paalis na ako eh. Biglang hinila ko ni Kuya Ryan. Sabi niya, huy, tikman mo rin lechon namin, sir. Ito yung bukod siyempre sa mga laman loob. Ito talaga signature talaga ng Ryan's, di ba? Lechon yeah, talaga, sir. Lechon. Ano masasabi mo kahit pa paano pagkakaiba ng lechon nyo? O yung sinasabi mo kanina? Yung lechon kasi, sir, eh, pwedeng magpare-pare siya ng lasa eh. Pero ang pinakabukod kami eh, mag-iiba ng lasa, yung sarsa. Sarsa, which is? Pinaka-sauce. Ito yun. Sauce. Sige, sarsa. Cheers tayo. Cheers. Ang tal dito, ang flavorful. Mm-hmm. Pati mismo balat, lutong niya. I mean, diretso na sa ngipin, isang ganun lang. Mm-hmm. Kasi yung taba, may layer ng taba. Uh-huh. Kasi yung sauce natin, para siyang maatay na matamis na suabi lang na pwede mo ibusa ka rin mo to.
Huwag ka nang maglechon, pwedeng yun na yung ulam mo. Yun na ulam. Pero naintriga ako, gusto tikman yung karne. Hindi ko lalagyan ng sauce para matikman natin yung mismong lasa. Cheers! Okay, ang sarap. Parang kumakain ng steak, ang lambot. Pero pagdadaan ka sa lalom, ha? Eh makakita ka, oh, parang Pasko. Kasi naminit yun, araw-araw Pasko. Bago pa ako kung ano-anong ipakain pa sa akin ni Kuya Ryan dito at lalo sumakit ang bato ko, proceed na tayo sa next food trip. Sa hindi kalayuan mula sa Ryan's, ay matatagpuan ng susunod na putok-batok destination natin. Heto ang Monchi's Lechon, isang legendary lechon nandito sa La Loma. At syempre bukod sa lechon nila, ang pinaka nakaka-intriga dito ay ang kanilang mga mura na giant lamon lobe ng baboy. Ito'y iniihaw at ginagawang barbecue. Sabi nila, naisipan nila maging resourceful at imbis itapon ng mga lamon lobe na niluluto nilang lechon, ay binabarbecue na lang nila ito at binebenta ng 50 pesos per stick. Okay pare, may usok na napakalaki, hindi darating si Undertaker. Pero nandito yung ating iba't ibang giant laman loob dito sa La Loma, dito sa Monchi's. Ano-anong klaseng laman loob to? May atay-tay dito. Puso. Puso. Lomo. Isaw. Batok. Sakto, putok batok to. Per stick, 50 pesos lang. Diba, alam mo nga, yung mga barbecue nga minsan sa restaurant, halos 40 pesos na isang maliit na stick. Ito, isang giant naman loob na stick, 50 pesos lang. And it's getting aromatic, unti-unti na naluluto yung ating mga halimaw na laman loob dito sa La Loma. Anyway, hintayin natin. Mistulang naging performing arts ang pag-iihaw ng mga laman loob nila. Already marinated, adobo style ang lahat ng mga ito. Hihintayin maihaw ng napakaswabe. Then boom, luto na ang ating iba't ibang monster laman loob ng baboy dito sa Monchi's. Pops, 250 pesos lang lahat ng tulong. At this is ibang klase. Pwede ka magpakain ng dalawang, tatlong pamilya dito. Gusto ko simulan sa kanilang. Ito yung pork liver. Grabe ang laki. Cheers! Kali-kali, kasang normal natin ng baboy na eh. Na merong manrinig siya ng toyo, ketchup. Very smoky. Maganda yung magkakaluto na din. Medyo malambot, medyo creamy. Meron tayo ditong puso. Malaking puso. Cheers! Parang balimaluno yung texture niya. Medyo chewy. And then may tutong flavor na sa labas. Meron tayo itong lomo. Alam ko yung lomo parang ligod ata ng hita yun o ng arms eh. Well, anyway, correct me if I'm wrong. Ang sarap. Ang lambot. Dito mas nalasa ko yung marination, yung sweet barbecue ketchup. Yung ibang 50 pesos nga parang konting ulam lang yun. Tapos kanin. Ito isang malaking karne. Next, ito meron tayo itong batok naman. Alam mo, yung batok, para siyang ribs eh. Yung itsura niya mukhang ribs. Nga. Medyo mabuto to. Parang medyo, parang kung kumakain ng spare ribs. Ito yung tinatawag nilang assorted. So may baga tayo dito, may konting isaw, at meron tayo tuwalya. So simulan dito sa parang isaw. Pero bagong lahat, meron din silang tuba na suka dyan. I-dip natin. Ang laki talaga, pambihira. Hindi ko alam paano ako kakainin to. Parang ito yung barbecue stick ni Yao Ming or ni Shaquille O'Neal. Ang laki! Kung hindi lang putok-batok yung gusto mo o heart attack, pwede rin gout dito dahil maraming at malaki yung laman loob nila. If you ask me, yung lasa niya, parang classic Filipino barbecue lang naman. Kumbaga, ma-ketchup, ma-toyo, ma-asin. Kung tatanungin mo, putok-batok ba to? Pwede! Pero tatanungin mo kung pang-gout ba to? Pwedeng-pwede. Binigyan tayo dito ng lechon nila. Siyempre, yun yung signature ng La Loma. So, kita mo ito yung crispy balat. So, gawin ko, kuha ko ng balat, kuha ko ng karne, lagay ko sa sauce nila. Classic. Ang lutong, ang laba, ang labot ng karne, malasa. Yung sauce natin ito, medyo may labnow siya ng konti, ma-pepper, ma-atay. Ano? Kamusta? Napapahawak ka na ba sa batok mo? Hindi pa tayo tapos. At magdi-dinner tayo sa isa sa paborito kong bulalohan sa buong Pilipinas. Pagsapit ng hapon, ay maamoy mo na ang napakabangong, pinapakuluang bulalo sa Laonlaan. They're using firewood to cook their bulalo mula sa mga recados na hindi tinipid. At pasensya sa pagpapalambot ng mga baka ay ilan yan sa mga sikreto ng kainang ito. Sir.
Okay pare, welcome sa Bulaloan sa Laonlan. Uy, tang twister. Since 2021 pa, unang kain ko dito. At simula nun, nagbalik-balik ako dito. I mean, nagdadala ako dito ng iba't ibang sila. Drubinsky, si Luke Martin. Kasi paano ba naman, para sa akin pare ha. Which is one of the most quality Bulalo dito sa Metro Manila. At yung serving marami talaga. Hindi lang for the vlog, hindi lang for the video. Pero katulad nito, look at this overloaded, that rich beefy soup. And then that bone marrow, yung taba, yung karne nandito rin. Gawin natin, higop tayo ng sabaw muna. Medyo ma-pepper. Ma-pepper yung pinaka-sabaw nila. And then the rich beef broth. Tapos medyo may kakapalan din siya. Kuha tayo ng konting patis, mga isang kutsara. Ayan, lagay natin sa ating kanin. Pwede lang to. Parang mas malambot ngayon kaysa last time. Ibang klase yung lambot ngayon, parang steak. Tender, juicy, fatty na baka. Kasi nang lambot niya, naghihiwalay na siya sa gums mo. Pero ba tayo dito sisig-sisig? At sige, habang mainip, edi tirahin na rin natin. Haluin natin. This is the modern style sisig. Yung mayonnaise, yun yung padagdag ng extra creaminess. And then you have the really chunky, crispy, na parang tinadtad na yempo. So ito yung definition ng putok bato. Dahil meron tayong bone marrow dito, look at that. Para kang kumukuha ng butter. May taba rin tayo dito. Paano to? Kuha ko ng konting bone marrow, konting taba. Ito yung magandang panapa. Ito yung cherry on top. Bone marrow tsaka taba ng baka. Cheers! Parang kinakalikot ka ni San Pedro. Parang tinatapik. Yung mga pagkain kinain natin ngayon, I mean, syempre, masarap, pero at the same time, medyo na-healthy. So, yung mga ganito pagkain, wag araw-arawin, occasionally lang, minsan-minsan lang. I mean, dapat ina-enjoy pa rin natin yung buhay, ina-enjoy natin yung food trip, pero dapat laging in-moderate. Okay pare, dyan nagtatapos ang ating Ultimate Manila Putok Batok Tour. Sana nag-enjoy kayo doon. Sana hindi kayo napahawak sa batok niyo. At okay pa ako? Okay pa naman. Sana bukas okay pa rin naman ako. Anyway, that was a solid food trip. Sana nag-enjoy kayo doon. Lahat ng ginagawa natin dapat in moderate lagi. Anyway, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Maynila, nagsasabing stay safe, good night, and goodbye. Bam! Daming ano? Pre, parang... parang... Ikaw rin... Okay pa naman tayo. I don't know. Excuse Joe. Okay. Okay pare, welcome sa Bulala. Woo! Sir, sorry tayo. Cheers tayo.